Kasi wala siyang baboy, siyang seafood pa rin. Smart. Okay. This one is... Halaan. Halaan. So, this one is my favorite, personal favorite. Mamaya naman makakain mo. So, we are turning on the fourth year pa lang. We're going 30 branches. Wow. So, I'll show you later a little video. Saka ano, kaya nga sabi ko kay Philip, sabi ko it's about time to tell the story. Kasi di ba puro negative? Sara. But kami, honestly, nung nag-pandemic, nag-times 3 by 6. Wow. And right now, we are opening 7. That's why late ako, dahil galing din ako meeting. We're opening in Batangas, Cavite, Pangasinan. Dami. It's family-style food kasi it's friendly. I stick with this. Even yung malalaking branches na, it's the same table, same concept. Nasira lang yung aircon, sorry talaga. Kasi ito yung venue natin. Ayusin ko pag so, yun na. I just branches into Bigarao. So we even ship crabs into Bigarao. Average namin na, I check already yesterday, nakaka 5 tons ang Dampa Express a week. A week? That's 5,000 kilos of crabs. Wow. Oh my God. So, sabi ni Tomato, we are now the biggest end user of crabs. Saan niya source yung crab nyo? Anong... Good question. Location. Pag may pag okay yung, walang bagyo, may airline. South, galing Capiz, galing sa Mora. Mindanao pa. But right now, this one is... galing sa North to eh. North is Pampanga naman. Hello, so the business idea, the concept is... Dati, kung mag-anak at dumating abroad, pupunta ka sa Dampa. Or if you want to eat seafood, gusto mo sa... Dati mo sa fine dining. Dito, makakain ka ng seafood na... Medyo pamasa, this one is one thousand something. So kung bibili ka sa farmers ngayon, kanina umaga, it's 750, 1 kilo. So the idea really is ano, to bring it to the communities para matikman nila yung ano. Sa lahat na for delivery, saan yung pinaka-ma-order nito? Bilao. Ito. Last, I already have a report, we consume 35,000 bilaos last month. Wow, ang dami. 35. So, sinasabi ko lagi sa mga vloggers, influencers, Dampa Express is 90% Filipino. So, I'm supporting na yung tangkilikin yung Pinoy. Ano, the bilaos coming from Pangasinan. Even the salted egg. We don't use powder. Kasi di ba uso ngayon sa Chinese yung powder. Kami si Tug na Pula. Kasi my mother is from Pampanga. That's why, yan, galing ako kagabi doon. Ang dala ko, 23 years to move on. Bago luto, ang dala ko. 23 years. Paolo, you're Paolo. Yes, sir. Hello, Paolo. Sorry, medyo hindi na sabay sa birthday. Paolo, mag-picture na lang. So actually, in terms of numbers of seafood restaurants, ayun na yung Dampa Express na yung we are going 32, 35. Later naman na, there's a short video about this as well. So, ang wag nyo lang kakalimutan tingnan, ito, and of course, ito. This one kasi is my favorite personal favorite. May baboy, pero niyem ko lang, at least yung bata. So, wala nang ibang... But right now, we are venturing into chicken. So may bago akong, I call it eat chicken, eh, first Chinese roasted chicken. Saka magkakaroon na rin baby back ribs, but it's a different umbrella. So we, because of the success of the bike, but I wanted to, might as well, pasukin na yun. Pero innovation na naman yun, kung tapos it's supposed to go, wala na namang Chinese roasted chicken. Is that coming this year po, or saan? We're opening 2 branches this month. Ah. The one in Don Antonio and one in the I'll invite you also. I will invite you also. I will invite you again. Yeah, employees. Sad to say, we are almost 400 before the ECQ, eh, pero may mga na-lay off pa rin. Kasi wala nang dining, wala nang
Dito si Monitor. The bar, may bar kami, bartender, wala na. Marami naman sigurong riders na, na ano kayo, natulungan. ECQ! Okay, I used to be the vice president of Tools Gym. So what I did nung I met Philip in Tools Gym. Pero ngayon hindi na kami nakakasag-gym. Hindi na. What I did during the ECQ, yung mga instructors na may motor, ginawa ko riders. Ah, okay. So parang the highest number of riders na nagamit namin dati is nearly around 100. But now, if you notice, puro grab, pagpada, game changer. Ako trip ko siya is million. Maliit yung lumot kasi 2 weeks nang mahirap. Basta pag may bagyo, we use kasi this one is the, yung totoong lumot ha, hindi siya in China. So if it's a typhoon season, nagtatago sa ilalim ng dagat. So, hindi siya yung makunat na ano. Ano siya, actually ang tawag sa kanya is cuttlefish. Cuttlefish yung ano niya. Mamaya na papainit natin ito. For the photos. That's why you're here. Actually, I want really to, this is part of giving back eh. Gusto kong pasubok, pati kaya gusto kong kwento na it's a good story behind the, despite the pandemic. Pero local to lahat, sir, wala kayong foreign ano, foreign na ingredients. Meron pa rin ano eh, yung mga chile, yung ibang ano, yung chicken and yung ano yung no, the pork is ano pa rin local pa rin. But as much as possible by Filipino. By Filipino talaga ang aking yun ang aking second generation.